afternoon sa mga lahat ng nakabisita dito sa channel ko. Kung ngayon ka palang nakabisita, ay paki-subscribe na lang at paki-pindot na lang ng bell icon dyan sa baba. Paki-share na lang din sa mga kakilala nyo para dumami naman tayo. So, ang ipapakita ko yung video ngayon, yung another magtabas sa Pulopin. So, kung magustuhan ninyo, paki-like naman, paki-share. Kung dun, meron kang katanungan, paki-comment na lang din para masagot natin yan. Pasensya na kayo sa video na ito kasi medyo masilaw. Gawa nang wala pa akong ilaw doon sa taas. At nilipat ko kasi yung pwesto ko. Kasi bukas marang may magtahi ata rito. May gagawa. So, sana mapanood nyo to. At ano ang masasabi nyo sa video na ito? So, panoorin na natin. Another episode na naman tayo sa Tabas. Ayan. Ganun pa rin. Kailangan lang natin ipantay yung design. Ayan. Siya pulupin si pulupin kasi kabilaan yung design tulad nito. Ayan. Kung bago ka pa magtabas, kung nagpa-practice ka pa, dapat magtanong-tanong ka. Kung may pattern maker, tatanungin mo kung ano ang design, paano magtabas. Tulad nito. Dapat matutunan mo rin kung paano basahin yung design. Kailangan matabas, may sample ka para di ka naman malito. Dito kasi sa magtabas, mabusisi din.
kay tabas ka lang din ng tabas. May iba kasi tabas lang ng tabas. Basta lang kumita. Di maganda yun. Kailangan matutunan mo rin kung paano siya tulad nito. Ito siya, ano lang, dalawahan. Kung nakita mo yung unang video ko na apatan, half open, barong, mabusisi yun. Katulad din ito, pantay-pantay mo rin. Dapat mapantay mo yung design. Ilalim, ibabaw. Ayan. Ayan. Tapos baganan mo siya para hindi siya magalaw. Siyempre, may pattern. Gusto mong matutong magtabas, aralin mo muna yung pattern. Hindi ano, aralin yung sukat. Hindi, aralin mo lang kung ano design, paano ka magtabas, may alawas ba o wala. Ngayon, tulad nito. Ngayon, diba? Tapos, mula dito sa medicine, susukat ito ng 1.5. Finish. Mula sa medicine. Bitan. Tapos ito, apat mo lang dyan sa pattern dito sa labas, kasi itong loob yan ang half open yan. Sali lang dyan ka kumukuha sa likod. Itong pattern ito, pwede half open, pwede full open. Itong pattern na to dito, pag-upit mo dito na lang, wala nang allowance kasi itong pattern na to may allowance na. Allowance. Sa relayan,
Bueno, el tripod. Kapitin na, kapit na tayo. Ito, kaya dito sila eh, kailangan may lawas kasi wala nakalagay dun. Yan, sinasabi ko, ito, fix na kasi may lawan siya doon sa pattern. Depende kasi sa pattern maker kung anong style niya. Tumalag yung konti. Ito siya style hidden button. Gaganon to siya. Yan. Ganyan. Tapos yan. Yan yung itsura. Yan siya. Hidden button. So, may harap na tayo. Ano natin yun? Upatay na ang food. Ang food naman. Ito. Pag malaking tao, sana makuha. Tila kasi merong malaking tao din na nakuha yung likod halos tulad nito. Kailangan kung mag aral ka din man na fabric maker nakatabas, isa din sa tandaan nyo, bantayan ninyo yung mag-budget ng tila. Kailangan marunong ka mag-budget ng tila. Kasi minsan mayroong may-ari ng patahian. Strikto. Kung ang budget ng isang barong eh 1.5 yards lang, kailangan na mapagkasya mo yan. Kaya yan ang isa din sa babantayan ninyo sa mag-aral ng pabrik. Kailangan alamin ninyo yung budget ng tila sa bawat tatahiin, tatabasin. Kailangan marunong ka rin mag-budget. Kasi limbawa, may customer, gusto magpatay ng pantalon, sinabihan ka na, ano bang budget ng ano, sa isang pantalon, magkano ang budget sa tila?
ilang yarda. Dapat alam mo yan. Yeah. Ilang yarda ang isang pantalon. Isa yan sa dapat matutunan sa magtabas. Marunong kang mag-budget, marunong kang mag-post. One in one port, yan, isang pantalon, one in one port, isang ano, pantalon. Yan lang yan. Dapat matutunan mo rin yan. Kunin natin manggas. Tulad nito. Isa-isang yung pulo. Ang budget, ano lang, 1.5. Eh talagang 1.5 lang. Kung di mo kung basta ano lang, basta kang magtabas tapos hindi mo alam kung saan na lang kinuha yung pinatabas mo. Maswerte ngayon sa tila eh, kung wala ng tila, tulad yan, wala ng tila. Dapat isa yan sa matutunan mo. Kung interesado kang matuto mag tabas manahi, ayan, dapat alam mo, diba? Tayo. So, kukunin natin sunod. Palatay. Kumbaga, cutting sa likod. Yok. Yok ang tinatawag na sa Tagalog. O, yok ba yok? Hindi ko alam kung nakalimutan ng tawag. Basta kayong tawag doon sa Bisaya. Palatay sa likod. Cutting. Kailangan marunong kang mag-budget sa tila. Kulang ito. Diba? Eh may color pa. Kasi yung kular, kasama yan sa budget. So, dito yung pang kular na ngayon. Diba?
Kaya kung gusto mong matutong mag tabas, kailangan matutunan mo yan. At kasi halimbawa may customer yung tila niya galing sa Thailand or Malaysia, sa kanya yung tila tapos pinatay sa'yo, tapos yung tila 1.5 lang papagawa na ng blouse or pulo ba kaya. E kung wala dito yung tila na yun, kasi nga galing pa sa Indonesia, di, kailangan mabudget mo yun, di ba? Ganun lang. Kaya kailangan matutunan mo yung magbudget ng tila. So tapos na tayo sa another episode nitong Full Open. So kung napanood mo itong video na ito, subscribe ka na at pakipindot ang bell button dyan sa baba.